What's up mga cybernaut? Diyan, board na board na ba kayo katulad ko? So ngayon naisipan namin ni ate na mag-film ng Q&A video part 2. Kung di nyo pa napapanood yung part 1, check the link down below. So guys, tara na, sisimulan na natin sagutin ang mga tanong nyo. Ang unang katanungan ay galing kay Felix Andrew. Paano mo hinahandle ang yung mga bashers? Actually, hindi ko sila hinahandle kasi bashers ko nga, 'di ba? So seriously talking, wala naman akong bashers. Pero kung meron, hindi ko naman sila masyadong pagtutungan ng pansin kasi sila lang yung nagbibigay ng balance, kumbaga positivity, negativity. Pangalawang katanungan ay galing kay Claire Obedul. What's your dream job? Ang mga pangarap ko maging trabaho ay unang-una, engineer, teacher, lawyer, and politician. At bakit? Kasi, feeling ko magiging efficient siya sa pagiging tao, tsaka sa surroundings mo, tulad mo, ikaw. Kapag ako naging lawyer, pwede kitang maprotektahan. Kapag ako naging engineer, pwede kitang drawingan ng bahay or siguro makatulong na rin sa inyo sa family planning ninyo. Yun lang. Ang pangatlong tanong ay galing kay Francesca Santos Afable. Anong masasabi mo sa mga bashers mo? Actually, gaya nga nung nasabi ko, wala akong bashers. Pero kung meron man, wala akong masasabi sa kanila kasi... Sagot mo na yun ah. Hindi. So, ang pangatlong tanong ay galing kay Francesca Santos Afable. Anong masasabi mo sa mga bashers mo? Wala akong masasabi sa kanila kasi wala rin akong bashers. Pero kung may bashers man ako, wala pa rin akong masasabi kasi sila lang yung nagbibigay ng negativity, naghahanap sila ng butas para mababa yung pagkatao ko. Then yung pagiging vlogger ko rin. Diba? Tama naman. Apat na katanungan galing kay Kyle Alabastro. Who's behind? What's poppin'? Totoo bang tamad ka? Hindi ako tamad. May mga times lang na nagsisipag ako kasi nai-inspired ako ng ibang tao gaya ng ate ko, ng family. Ang panglimang tanong ay galing kay John David. Paboritong kapatid? Wala akong paboritong kapatid kasi lahat naman sila love ko and ayun lang. Sino pinaka-love mo? Wala. Pare-parehas lang. Pantay lang. Love mo kami pareha ni Kuya. Tapos yung next na question ay galing kay CJ Umadhay. Kapag naging famous at successful ka na, kakausapin at papansinin mo pa rin ba ako? Oo naman, kasi yung pagiging successful mo, huwag mong ipagmamayabang lang yan. Or ilalagay sa utak mo. Kasi nawawala rin yan. Hindi mo yan madadala sa langit kapag namatay ka. Tsaka, yung puso mo lagi pairalin mo. Kasi, yun lang yung magpapanalo sa'yo sa buhay mo. Tapos, yung next na question. Galing kay Juliet Cabiles. Hi, ma. Miss you. Totoo ba na wala kang uurungan sa Fried Liempo Eating Challenge? Lalo na kung si Mami Cecilia Fajardo ang magluluto. Oo naman, kasi yung liempo, number one favorite ko yan. Tsaka, dyan mo talaga ako mapapalatan. Kahit ilang kilong liempo pa yan, hindi ko yan uurungan. Tapos yung next question, galing kay Sean Reyes, ang aking seatmate. What's your favorite meal? Actually, wala akong favorite meal kasi lahat naman kinakain ko, lahat
pinapatos ko kahit maalat, maasim. Ang hindi ko lang talaga ma-take ang palaya. Yun na. Yung next na question, galing sa tita ko. Si Tita Malu Habinyar. How do you use your quality time for this outbreak and why? Wow. Ginagamit ko yung quality time ko sa family ko, sa vlogging, and then sa, syempre, pakikipag-socialize sa ibang tao, tulad sa kapitbahay, yun lang. Syempre, kailangan pa rin ng social distancing para walang maapektuhan ng virus, at tsaka ma-maintain yung cleanliness ng bawat isa. So, move on na tayo sa next question. Tanong ni Clint Nalier Sadile. Pag ako naging vlogger, makikipag-collab ka ba sa akin? Ang sagot ko dyan, oo naman kasi welcome ako sa lahat ng small-time YouTuber na gusto makipag-collab sa akin para ma-build up namin yung mga channel namin. Yun lang. Tapos, next question. Tanong ni Hannah de Gracia. Bakit ang hilig mo sa liyempo? Actually, liyempo, yun yung nakot yung attention ko nung una ko siyang natikman. Lahat ng liyempo, kinakain ko. Lahat ng luto ng liyempo. Prito, sisig, tapos, ano pa ba? Ihaw, yun. Marami pang iba. Tapos, move on na tayo sa next question. Tanong ni John Dominic Marinas. Samgyup or Yempo? Ha, 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 ha. Actually, parehas ko silang pinipili kasi Samgyup, una ko lang siya natikman pero nasarapan ako. Kasi healthy rin siya. Kasi ano yung ginagamit doon? Yung lettuce, yun. Tapos yung Yempo, all-time favorite ko na siya. Gaya ng kakasabi ko lang. Doon na tayo sa next question. Sabi naman ni Sander May Anyora, who is your favorite person? Bukod sa family ko siguro, and sa mga friends, and sa mga nagmamahal sa akin, siguro yung crush ko. Pero secret, hindi nyo pwede malaman yun. So, my private? I have my personal information. So, move on na tayo sa next question. Sabi naman ni Mariana Decena, maganda ba ako, sis? Question mark. Maganda naman siya. In a way na maganda yung pakikitungo mo sa akin, then yung kung gaano ka kaganda. Oo, maganda ka naman kasi the way na makipagtungo ka sa ibang tao, makipag-socialize ka sa kanila, yun yung nagustuhan ko sa'yo kasi napakakalog mo and masayahin. Yung sa physical naman, maganda yung ano mo, yung mukha mo, bagay sa'yo. Kapag may makeup, ganyan, yun. Mas lalo kang gumaganda. Go. So, mga ka-cybernaut, spend nyo yung quality time nyo with your family and yung friends na malapit sa inyo. Tulad ng mga childhood friends. Then, reflect kayo sa buhay nyo. Gawin yung productive yung time nyo pagkasama nyo sila. Go. Ang sumunod naman na question ay galing kay Hans Manuel Viana. Shoutout sa'yo. Girls, chat na yan. Pogi na pogi yan. Ang question niya ay, gaano katamad ate mo? Si ate, hindi siya tamad. Mood lang siya na masipag siya. Pero yung mood na yon lagi niya naman na-express, then nakapag-provide siya sa bahay. Pero minsan lang talaga, no? Kapag wala sila, mami, ganyan. Kasi mas nakakagana talaga maglinis, magligpit-ligpit ng mga nakakalat kapag wala kang kalaban sa bahay mo. Wala nanonood. Yun talaga. Naman na question galing kay Charis Immaculate Montes. Bakit ang ganda mo?
ay, bakit ang ganda ko? Bakit daw ang ganda niya? Kasi lahat ng tao may ganda at may pagkakaiba na ginawa ng nakakataas. Yun. Yun. Maganda ka physical and dito sa puso. Kasi nakikita ko kung paano ka makipag-interact sa mga tao. Kasi ako observant ako eh. I always observe on people. Yun. Ang next na question ay galing kay Charlize Faye Sarmiento. Anong pangarap mo sa buhay at bakit? Pangarap ko maging successful. Generalized na yun. Kasama yung maging mayaman and magkaroon ng magandang buhay and make my parents proud. Marami pa. Siguro ako, kasi matagal na ako nag-aspire na maging mayaman, maging successful. Siguro I will work hard na lang sa pag-aaral. Then, ayun, kapag nagkaroon na mga magandang opportunities and mga pwedeng mangyari, sasalubungin ko naman and gusto kong magkaroon ng experience na mag-grab yung mga magagandang opportunities para sa aking nagiging aspire na maging successful balang araw, di ba? Sana ganun din kayo kasi medyo mahirap na buhay ngayon eh. Kahit saan. Malay nyo, hindi nyo alam yung mangyayari sa inyo balang araw. Kaya, lahat kayong mga nanonood kayo, mga kabataan, lagi kayo magsipag sa pag-aaral or kung nagtatrabaho na kayo, maging masipag kayo at huwag tatamad-tamad. Ipag-atsyaga. So mga ka-cybernaut, tapos na ang ating question and answer portion, part 2, quarantine edition. Sana may natutunan kayo and sana i-apply nyo yung mga natutunan nyo sa buhay nyo. And para sabay-sabay tayo mangat at maging successful sa buhay. Maraming salamat.